Okay, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi, Miss Magandang araw po. Ameline. Salamat sa inyo from the Magandang araw po. Okay, from GMA, kasama natin ngayong araw na ito. Bigyan kita, Miss Ameline, to ask a question. Parang ang basic lang na question, why you joined with this OFW helpline and this organization at anong nakita niyo at na-observe mo? At doon ka nakukuha kung anong nagagawa nila if they fed also hundreds of people around the globe. So, unahin ko muna ngayon ang itong founder ng GRGI. Ibig sabihin ng GRGI is Guardian Reformist Group International. International. Yan na lang ang mag-explain sa iyo more. So, Miss Ameline? Hi, hello po, sir. Opo. Hello, ma'am. Yes po. Opo. Good afternoon. Opo. In-interview ko po si Sir King kasi meron po akong ginagawang report tungkol po sa mga bata po na undocumented po sa Middle East po. Specifically po sa Kuwait at saka sa UAE. So yun po yung reason kung bakit po kami nagkaroon ng interview kanina. And meron daw po kayo, sir, sasabihin? Yes, ma'am. Kasi po dati marami po kasing mga bata din dito na undocumented. Kasi nga po, noong time dati, ma'am, hindi pa po legal kasi yung mga nagsasama rito na wala pong papel. So ngayon po, lately na lang po na-allowed nyo yung magkaroon ng legality na pwede na po magsama yung mga mag-boyfriend, girlfriend. Dati po kasi ma'am, puro patago din. Tapos kaya po yung iba, nakabayan din natin, walang mga documents yung ibang mga anak nila. Kaya nagkakaroon po ng mga bata rito na naitatago. Tama po, Sir Efren, nasa UAE din po kayo, sir? Or nasa yes, ibang... ma'am po. Okay po. Nasa UAE po. Mm-hmm. Opo, nabanggit din po ni sir sa akin kanina no na isa nga daw po yung OFW helpline sa tumutulong talaga sa mga batang ito. Ngayon sir, doon marami na rin naman akong nakuha kay Sir King po na mga detalye. Gusto ko lang pong malaman ano po usually po yung mga nagiging kumbaga nagiging sitwasyon po ng mga bata kung bakit nga ba sila undocumented or ano na po yung mga status nila ngayon, sir? Ma'am, kasi sa ngayon, ngayon po kasi yung mga may relationship ngayon, allowed na po ngayon na magsama ang mga walang papel, yung non-marriage po, boyfriend, girlfriend. So, dati po kasi ma'am, yung unang years pa po, bawal po talaga. So, yung mga kabayan na nagkakaroon po ng boyfriend na ibang lahi, aksidente pong nabubuntis, kahit na alam po nilang bawal, tumutuloy po rin sila. Kaya alam po, kawawa din po yung mga batang nagiging anak nila. Sila po yung nagsasuffer kasi wala po silang papel. So at least po ngayon, naging legal na po yung pagsasama ng mga boyfriend-girlfriend dito. Kaya hindi na rin po gaanong mag-worry yung government dito. Ayun, sir, ano naman po yung dahilan? Bakit po may ilan pa po tayong mga kabataan na hindi pa po napapauwi or nare-repatriate po sa Philippines po? Ma'am, kasi may mga tao dito, hindi po nila iniisip na may gobyerno na tayong tumutulong ngayon na para matulungan yung mga batang may uwi sa Pilipinas. Kaya alam po, ang ginagawa din po ng iba, akala po nila magkakaroon sila ng pera dahil sa ganun na itatago nila yung bata, hindi po nila alam na magkakaroon din po sila ng problema. Na magkakaroon sila ng kaso at naka-report na po yan sa polis kung bakit nila ginagawa yun. Hindi po ba sila naawa na imbis magkakaroon ng bagong buhay yung bata, lalo lang matatago at mahihirapan dito. Yun. So far, yun po. Okay na po ako, Sir Efren. Meron pa po kayong gustong idagdag po sa lahat po ng sinabi ninyo sa akin kanina? Mamala na po. Yun lang po. Opo. Sir, maraming salamat po. Yes, salamat. Welcome po. Founder, opo, thank you, Sir Efren. By the way, gusto ko lang idagdag mo sana, founder, na ano ang bago mong nagawa ngayon through sa IPM
ng pagmamahagi ng ano. Ikaw na magtanong, Miss Amiel, pamahagi ng Opo. Pagkain dahil aktibo po tayo ngayon, si lalo na ang ating founder sa GPI, si founder Ogi. Okay po, sir. Actually, ma'am, sige ma'am, tanong po kayo. Sorry po, sir. Okay po. Yun po na nabanggit nga po ni sir din kanina kasi na yun nga po, tumutulong din po sila sa pagbibigay ng food dito sa mga batang ito, lalo na po dun sa mga abandoned. Sir, yun naman po, no, paano nyo po, kumbaga paano kayo nagsasucceed sa pagpo-provide po sa mga batang ito? Nabanggit din ni sir kanina na maliban po sa sarili niyang bulsa, eh meron daw pong mga taong nagdo-donate or tumutulong. Ganun din po ba sa inyo, sir? Yes ma'am, ganun din po ma'am. Kasi nga po sa aming samahan, hindi naman po kasi pansarili yung iniisip namin dito kaya kami nagtatag nitong organisasyon. So ang organisasyon po ito, ang layunin po nito ay tumulong sa ating mga kababayan dito sa UAE na mga nangangailangan. So kami po, nagpapaalam po kami sa aming pinaka-head master, sa namumuno sa amin, kung allow kami mag-solicit para makatulong kami, maka-consume kami ng pondo para ipamahagi rin po sa mga tao. That's all po, Sir Efren. Ano na po ako, kumbaga na... Okay, salamat, no? Salamat po, Sir Efren. Salamat, salamat. Welcome po, ma'am. Thank you po sa time. Ang sunod thank you na, din po. Ang sunod na ating kakapanayamin is that the one moment paki-open nga yung video mo, Walid. Si Walid po ay presidente natin sa Kuala Lumpur sa OFW Helpline. So Walid, please join together with the bisita natin from GMA. So hello po. Dito kayo ng panahon ngayon na kayo dalawa lang ang spotlight. Again, hello. Sir Walid, good afternoon po. Ay, sorry po, good evening po sa inyo ngayon. Okay, so, tama po. Before natin, dahil recording kasi ito, ikakat na lang ng GMA. Yes po. Hindi mo lang tanongin na Miss Amilin kung opo. Ilan ang taong patay, ilan ang kailangan ng pagkain, anong sitwasyon, anong tulong ng embassy dyan sa Kuala Lumpur, at anong ginagawa niya na talagang... buwis buhay yung binibigay niya na kahit positive ay pinapadala niya ng pagkain. Mga ganun na. Okay po. I-confirm ko lang, Sir Walid, no, since kayo po ay nasa Kuala Lumpur, which is part po, kumbaga Malaysia. Kasama po ba ang Saba Malaysia, Sir, sa mga natutulungan or nahahandle po ninyo na mga cases? Hindi po. Kasi mayroon po tayong... kasama sa Sabah na siya yung nag-handle ng Sabah, Malaysia. Sige po. Ngayon sir, yun nga po no, kasi sa Middle East, nabanggit po ni Sir King sa akin na isa sa reason din po kung bakit takot o undocumented yung ilang mga babies or mga bata ay dahil takot yung mga nanay na baka mahuli dahil nga po kumbaga yung iba is out of wedlock kaya po nagkaroon ng mga babies. Ngayon po, dyan naman po tayo sa Kuala Lumpur. Ano po yung karaniwang dahilan kung bakit, ano po yung kalimitang problema po ng mga OFWs natin dyan sa Kuala Lumpur? Same lang po ba na undocumented din po ba? Or so far hindi naman po yun yung problema? So, actually dito sa Malaysia, madami rin pong undocumented dito na OFW. Gawa ng kasi nakakapunta sila dito ng through ano lang, magtutour lang dito. Hindi ka tulad ng sa Middle East na hindi ka pwedeng pumunta dyan na wala ka talagang visa. Dito sa Malaysia, nararating natin to na hindi na natin kailangan mag-apply ng visa through ano lang, tourist lang. So, karamihan na may maraming case dito na ano, mga undocumented na mga kababayan natin. Kahit wala silang papel, wala silang visa, nakakapagtiyaga pa rin silang magtrabaho dito gawa ng unang-una malapit sa atin. At saka ayun, madaling maghanap ng trabaho dito kahit na ikaw ay undocumented dito sa Malaysia.
And also, sir, dito po ba sa Malaysia, katulad po sa Middle East, marami rin po bang mga OFW na nabuntis na po dyan, dyan na po nagkaanak, napalaki na yung mga anak nila, and then dahil nga po may mga undocumented, eh, hindi po mapauwi ng Pilipinas, same po ba na ganyan din po ang ilan sa mga problema ng ating mga OFW? Actually, maraming case dito ng mga katulad yan. Yung nagkakaroon ng boyfriend na ibang lahi, katulad ng Bangladesh, Pakistan. Marami dito, maraming ganyang case dito. Isa rin yan na yung iba problema nila sa panahon ngayon na pandemic. So dahil wala silang masyadong income, walang trabaho kasi sarado lahat ng mga businesses dito gawa ng naka-lockdown pa kami dito. So yun, itong panahon ng pandemic, naging problema rin po ng mga kababayan natin, iba nating mga kababayan na paano nila matustusan yung mga anak nila na sila ay nag-iisa lang na tumataguyod sa kanilang mga anak. Ano po yung kadalasan nilang solusyon doon sa problema sa pinansyal? Ano po yung madalas na napapasukan nilang trabaho ngayong may pandemya na po? Yung karamihan po kasi na mga ganun dito is yung mga nagtatrabaho sa restaurant, nagtatrabaho sa namamasukan na part-time, cleaner ganun, katulong, yung iba naman na caregiver, nag-aalaga ng matanda, nag-aalaga ng may sakit. So yan yung mga karaniwang trabaho dito na napapasukan ng mga undocumented na ating mga kababayan kasi yung iba kahit naman na katulad sa restaurant kung hindi tayo naka-lockdown, kahit sa restaurant kasi pwede kang magtrabaho na kahit wala kang visa. Ngayon, ano na lang, magte-take ka ng risk pagka yung lugar is na-check ng na-read ng mga police. Bawal rin po talaga yun dito. Yun. So sige po sir, bilang panghuli, may nabanggit sa akin si Sir King kanina yung tungkol daw po sa mga ginagawa niyong pagpapalibing sa mga kababayan natin. Ano po usually yung nangyari? Namatay po ba sila lately because of COVID and then kayo na po yung tumulong sa kanilang pagpapalibing, sir? No, so far dito naman sa KL, wala pa naman akong hinahawakan na ganyang case. Pero yung kasama ko sa Saba, si Atisel, wala pa siya dito. Siya yung nakapagpalibing na ng ating mga kababayan na mga namatay. Ah, nandito na po pala siya. Nakikinig na po pala si Aricel. So dito sa Kuala Lumpur, kasi magkaiba kami, medyo magkalayo. Island to eh. Kailangan mag-flight sa Sabah, papunta doon. So dito sa KL kasi, ang problema dito ng mga kababayan nating ditong during pandemic, tulad ng mga namatay dito, na namatay sa COVID, marami na po kasi namatay ng COVID dito na kababayan natin. So, mga more than 10 na po sila. So hindi lang po yun, marami na rin pong nagsasuffer na nagka-COVID natin ating mga kababayan. So may mga critical na rin po ng kanilang kalagayan. So yung mga namatay naman po, ang pangunahing problema po nila is financial po. How about doon naman sir sa pagtulong niyo sa food? Pwede niyo rin ba kaming sharean kung paano niyo naman po sila natutulungan sa pagbibigay ng mga food and other basic needs po na kailangan nila? Actually, maraming community dito na nagtulong-tulungan na lang mga community ng mga Pilipino. Minsan yung katulad nung pinagkukuhaan ko ngayon ng relief pack na isa siyang community na ang mga sponsor doon ay mga local, mga Malaysian po. So ang kanila pong naging susi para makatulong sila ay yung kanila pong caregiver ay Pilipino. So doon po nagsimula yung way na makatulong yung kababayan natin, makatulong yung kanilang employer sa ating mga kababayan. So doon naman po sa mga naipamahagi namin, yung galing po sa ating group sa IPM po ay nakapamahagi na po tayo ng mga 50 na relief packs. 50 na ibig sabihin, 50 na pamilya. So after po noon, gumawa po kami ng paraan para po yung iba pong mga listahan namin na hindi pa po nakakuha ay magkaroon din po sila ng relief packages.
Thank you po, Sir Walid. Ngayon, dahil kasama naman po natin si Ms. Shen, itutuloy ko naman po yung interview sa kanya, no? Tungkol naman po ito sa Saba. Hi, ma'am. Thank you. Thank you so much, Sir Walid. Thank you po, Sir Walid. Thank you po sa time. Thank you rin po. Thank you rin po sa inyo. Opo. W Helpline sa Kuala Lumpur. So ngayon, opo, andito yung rason bakit maraming natutulungan ang buong Malaysia. It's because of this person. Si Cecil Cayetano Pizarro, na yun nga, tinatawag nga to na extension ng Purinaria at extension ng DSWD. So, Cel, andito na yung pinangarap mo na malive ka sa GMA at sabihin mo lahat-lahat kung anong nangyari. Yan, Ma'am Cel, pwede nyo ba kaming kwentuhan yung naikwento sa akin, sir, para lang mas ma-explain pa sa amin yung tungkol po sa pagpapalibeng sa ating mga kababayan na nasa Saba. Paano nyo po nagawa ito, ma'am? Paano pinag-succeed para mapalibing po sila? Hello, hello. Narinig niyo po ako? Medyo malakas po kasi ang ulan dito. Okay. Good evening, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit sa pag-invite at nandito po ako ulit ngayon. So, sa last year, last 2 years po, nagawan po namin ang paraan ni Kuya Sir King ang pagpapalibing dito ng tatlong patay na almost taon na talaga ang inabot nila sa morgue. So, natulungan ako ni Sir King Belimac ng OFW Helpline Global para ilapit sa ating gobyerno sa Pilipinas. Kasi parang hindi na kami napakinggan dito sa embahada kasi nga napakalayo namin, no? So, inilapit ko kay Kuya King. So, natugunan naman yung pansin na yon at naipalibing naman din ng maagalang paglibing yung tatlo nating patay last 2 years. So, last year naman din, may patay na naman tayo. So, nandyan niya sila sa morgue ng hospital. Actually, marami talaga sila doon sa patay na, sa morgue. Tapos nakapagpalibing tayo last week, nakapagpalibing tayo ng isang patay na nabigyan din tayo ng budget ng IPM through OFW Helpline Global din. So, yun lang, inilalapit ko sa kanila kahit na alam na rin ng embahada namin dito sa Kuala Lumpur. Kasi bago nung namatay siya, no, kailangan din namin na ipaalam sa embahada yung pangangailangan ng mga kababayan natin dito. So, inilapit na rin namin. So, ang embahada, hindi na naman basta-basta makapaglabas ng pera yan dahil ang mga namamatay dito ay karamihan ay walang mga papel. So, sinasabi natin na illegal sila. So, through ATM talaga ang bagsak namin pag nagpa-process kami ng patay. So, nakausap din namin ang embahada na walang kapapil-papil yung mga tao. So, ipa-forward namin lahat ng documents na yung maipoprovide namin galing sa ospital, galing sa mga pamilya. Ipo-forward namin sa embassy para mahawakan ng ATN yung case. Then, ipo-forward pa sa Pilipinas. So, hindi naman agad makakasagot ang embahada natin na ipalibing ngayon yung patay, bukas babayaran ko, hindi pwedeng gano'n, no? So, kailangan talaga na magagaling din yung budget sa Pilipinas. So, sa pagkatagal-tagal din po talaga ng panahon, kailangan din po natin na, excuse me, na pinapaloob lagi. So, andyan po si Kuya King, lagi po niya akong tinutulungan para sa pagpapaloob ng mga patay na yon. Kaya napapabilis po talaga yung pagpapalibing. Kaya katulad po last week, yung positive COVID po na namatay, na ipalibing din po namin ng ano na yan, ng week din na yon po. Yan po yung ano, patungkol sa patay. Ma'am, medyo pakidagdag na lang, Miss Amelie, ang sitwasyon sa kulungan. Dahil yun yung pinakamasakit sa akin, ang daming bata. Hindi nakulong yung bata, yung mama nakulong pero kasama ang bata. Paki ano na namumulubi sila, sabihin mo namumulubi sila, Cecil, na mahingi man lang ng biskit na yung biskit na mari sa Pilipinas. Na sana mapakinggan sana ng GMA. Dahil sabi ko nga sa GMA, Cecil, magbibigay ko ng pera, i-direct niyo na sa tao. Ma'am, yun po. Sige po, kwentuhan niyo po ako dun sa nabanggit ni Sir. Ngayon ko lang po narinig na may ganyan palang kwento yung ating kababayan. Okay po. Sige po, ma'am. Go lang.
Okay po. Actually po, nakapagbigay na rin po sa amin ng tulong dito. Pero yung pong tulong is para po sa mga kababayan natin na out of deportation center, yung mga kababayan po natin dito na no work, no pay, at may mga anak din po sila. So nanghingi din po ako sa kung sino makakatulong sa atin dito, dahil sa una po, yung isang task force po o tinatawag na police na nag-aalaga po sa ating mga kababayan sa deportation center, ay nanghingi na po sila ng tulong dahil naawa na po sila sa mga bata. Yun nga po, yung nanay na kulong gawa ng wala nga pong papel, illegal, kasama ang dalawa, tatlo hanggang apat na anak po. So, yun po, nagutom na po talaga dahil hindi rin po talaga kayang sustentohan ng gobyerno ng Malaysia at gobyerno din na hindi ko po alam kung saan gobyerno yung nanggagaling na pagkain nila, yung kanin na kokoonte, tapos isang galunggong na talagang mangangati na po yung bibig mo pag kinain. So, yun nga po. Kaya nanghihingi na po sila ng tulong. Actually, last 2 weeks po, meron pong isang Pilipina po. Kasi po ako yung president po ng Kaagape Group of Caregiver dito. So, meron din po ako inirescue sa ospital po. Yun nga po yung kababayan po natin na ospital po doon na galing po siya sa deportation center. So, pina-interview po siya doon sa caregiver ko, kung bakit, anong nangyari doon, anong sakit. Yun nga po ang lagi pong sakit na mga kababayan natin doon is ulcer. Kasi nga po, kulang na po sa pagkain. So na hanggang sa na-hospital po, na acute ulcer po siya, doon po nagka-chance na naipatanong ko po kung ano talaga ang sitwasyon sa kulungan. Yun nga po, nakakagulo na nga daw po yung mga tao doon dahil nagugutom na po. Tapos kailangan nga po nila ng basic need na mga sabon nila, mga toothpaste nila, as in wala na po talaga. Dahil dati po, ang deportation center, kung may pamilya ka dito sa labas o may kaibigan ka dito sa labas, nung hindi pa po pandemic, nakakadalaw po at nakakapagpadala po ng pagkain sa deportation. So due to pandemic po, hindi na po talaga kaya na pumasok doon at hindi na rin po pwede magpadala, no? Kasi nga po, yung mga tao din po dito sa labas, wala na pong trabaho. So, doon na po talaga sila, nagutom na talaga. Yun nga po, kung may ano po talaga na makakatulong sa akin dito sa Sabah, at iayos ko po talaga yun sila na maiparating po talaga yung tulong na ipapamahagi nyo po sa amin dito. Kasi sila po talaga yung priority ko ngayon, yung mga bata po doon. Ma'am, linawin ko lang no, nabanggit po na nakulong na yung nanay kasama pa yung bata sa nakulong. Bata. Bakit siya nakulong yung bata na ikulong dahil wala pong mag-aalaga sa kanya? Opo, ganun naman po talaga eh. Pag po kasi inoperasi, tawag nila doon operation na hulihan talaga dito by house to house po yan, o kaya sa mga trabaho po nila. So, yung mga, may mga pabahay po yung company, doon po yun. Doon po nag-ooperasi. So, kasama po talaga pag inoperasi na yun, yung bata. Kasi walang iiwanan yung magulang, at saka kung mapapauwi po sila, kasama na po yung mga bata. Ganun po talaga, isinasama na po talaga yung bata. And then, ang reason po ng pagkakulong ay undocumented. Yun lang naman po yung dahilan. Yes po, so undocumented. Opo. May chance ba na mapalabas agad or matagal siyang magstay doon sa kulungan? Actually po, pinakamatagal po dito kung wala pong nag-aasikaso sa mga kababayan natin. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years po, andyan sila sa deportation center. Ganun po katagal po ang pagdideport sa kanila dito. So kumbaga, kamusta naman po yung ano natin, yung Philippine Embassy or yung gobyerno, otoridad? Paano po nila tinutulungan itong mga kababayan natin na to? Meron po ba silang ginagawa para sa kanila? Or may pagkukulang po ba sila, ma'am? Ang sa pagkakaalam ko po talaga, kasi nga po wala po kaming embassy dito. So pagkailangan lang po yan na ipa-deport, darating po ang mga ATN galing po sa embassy, no? Darating po dito sa Sabah para kuhanin yung mga pangalan ng mga tao, gawa ng travel documents, tapos maghintay ka ng ilang buwan pa bago sila ma-deport.
Yun po ang ano ko. Kasi nga po, wala po talaga kami ditong embahada. So, ibig sabihin, wala pa pong linaw kung paano mapapalabas itong ating kababayan na to. Tama po, ang, ang linaw lang po talaga niyan, kung papayagan po talaga ng Malaysian, ng dito sa Sabah, yung Sabah na rules namin, yung pinaka-president dito, na kung mag-open siya talaga ng amnesty para maipa-uwi na po talaga yung mga nasa deportation center at saka po yung mga wala pong papel dito sa labas. Yun lang po talaga yung pinakailangan po namin dito. Kumbaga, kailangan po talaga yung pinaka-presidente natin o sinong tao sa kabinete po ang makiusap po dito sa Sabah. Kasi nga po, issue nga po dito sa Sabah is Pilipinas pa po ito. Yun po, kumbaga kami po mga Pilipino po dito talaga ang naiipit sa ganyan sitwasyon po ng politika. Ma'am, bilang panghuli, ilan po yung kababayan natin na yon na nakakulong ngayon na may kasamang anak? Mabibilang po ba? Meron na po akong bali po dito kasi sa Sabah, mayroon po kami dito lang po sa Kota Kinabalu, mayroon po kaming dalawang kulungan po dito, which is Rumamera Papar po, medyo malayo po sa akin, almost 3 hours papunta doon. Ang pinakamalapit po sa akin deportation dito, yung Rumamera Manggatal, dito lang yun sa Kota Kinabalu. Ang mga pamilya po dito na may anak, yung may anak lang po, nasa 600 katao po. Yung may anak lang po. Pera pa po yung mga single at pera po yung mga lalaki. Yung may anak lang po, 600 na katao na po yun. Pero yung nakakulong ngayon, ma'am, yung kasalukuyang nakakulong, ilan po yung sila, ma'am? Yung dito po sa Rumamera, meron pong 5,000 plus po na dito pa lang po sa akin, sa KK, Kota Kinabalu. Iba pa po yung deportation na nasa Rumamera Papar na malayo. Yun po yung pinakamalaki na deportation center dito. Oh, ma'am, pasensya na kasi maganda yung mga sinasabi nyo, no? I mean, interesting talaga. Balikan lang po natin yung tungkol dun sa tatlong bangkay. I mean, yung tatlong namatay na hindi agad na palibeng. Una po, ano po yung dahilan? Dahil nga po undocumented sila, kaya hindi sila agad mailibeng? Tama po ba? Yun po ba yung... Kung sa undocumented naman po, madali naman po kasi iproseso dito yon kung dito po ililibing yung tao. O yung bangkay, I mean yung bangkay o recremate. Ang naging problema lang po dyan. Sabihin mo sila totoo. Kung walang pera ang gobyerno. Yun po, ang problema lang po tayo ay yan. Ordinaryo ng tao. Siguro sa tulong ng Jimmy, alam naman natin maraming pera ang Jimmy, baka makatulong kayo na ito yung rason para mailibing ang mga ilang buwan na nahuhulog na ang mata at naaagnas na ang buhay. Si Cecil lang talaga nakaalam dyan. Cecil, ikaw na Cecil. Para Cecil. Bakit po umabot? Ba't po umabot kasi, na taon bago? Yun po yung naka-curious ako. Gusto ko lang pong malaman, ma'am. Apo. Kasi nga po, ako po kasi, oras na may patay yan, ako po yung tinatakbuhan dito. Yun na nga po sabi ni Kuya King, parang may puninarian ako dito eh. Kasi basta may patay ako yung no? So, yan po, madali ko na pong naiayos yung papel niyan. Dahil diretso ko kinukontak ang pamilya, tapos yung mga kaibigan dito, kung may mga kaibigan dito, ospital, ganyan po. So madali ko pong nakukuha kung ano po yung kinakailangan ng ating embahada. Katulad po yung police report po, kumukuha po ako ng police report, tapos yung hospitalization na galing sa police at galing sa hospital ng mga sulat bago ko po ipasa yun sa embahada. So ang embahada po natin, naghihintay po ng budget galing po sa Pilipinas. Yun po, doon po kami nagtatagal na inabot na po ng taon. Dito po sa puntong ito, ano po yung panawagan ninyo sa ating mga otoridad? Kung mapanood po nila ito at nakikinig po sila para lang po matulungan kayo at yung iba pang mga kababayan natin dyan sa Malaysia po. Yun lang po sana yung hihilingin ko na kahit naman po sana hindi documented o hindi dumaan sa OWA o sa Polo yung mga kababayan ko na namatay dito na hanggang ngayon po ay nasa
nasa puninarya pa talaga sila sa morgue po ng hospital. Hindi ko na rin po alam kung yan ba ay nasa freezer pa o wala na dahil sa taas po ng pandemic ngayon dito sa Kota Kinabalu, hindi po kailangan ang mga tinatawag na mga foreigner na inilalagay po sa freezer. Inaano po nila ibig yung mga nila, dito, ibig sabihin tao dyan dito. Ami na normal tayong Pilipino, third world country tayo, wala nga tayong pera eh. Hindi mo ba alam na last na visit ni Cel, nasa labas na mismo ng morgue ang Pilipino. Di ba sobrang sakit bilang isang Pilipino? Sabi ni Cecil sa akin, bahala ka na Chairman King, magalit ka sa akin. Sabi niya sa akin, basta pinalibing na, shock talaga ako, pinalibing niya. Pinirmahan niya ang 8,000 dirham. Alam mo ba kung magkano 8,000 dirham? 8,000 ringgit or dirham is almost 180 to 100,000. Sabi ko, paano natin bayaran niya? Sabi niya, bahala ka. Parang sinasabi niya, bahala kung palisin mo akong OFW helpline. Dahil gusto ko na itong mapalibing, dahil naawa na ako, naiinitan sa ano. Alam mo naman, sabi ko, sarili ko, ayan na yung sinasabi mo, King eh. Kung magaling ka na founder ng OFW helpline, mas may magaling pa sa'yo. Wow, harapin mo yung problema. So yan si Cecil, kung siya ang porinarya, ako assistant porinarya lang ako. Ano ang tawag sa atin dyan, Cel? Kami po yung, si Sir King po yung King of Sabah at ako naman po yung Queen of Sabah. Kaya yan po yung ginagawa namin dito talaga. Talagang takbuhan po talaga kami dito. Kaya hindi rin po kami hindi makahindi kasi andyan po yung tao, no? Mag-iyak sa harapan mo, hindi mo ba tutulungan? Kaya yun nga po. Na, katulad so, ikwento mo, Sel, kung sa loob ng dalawang buwan, ilang daan na ang ating nabigay na pack? So, Miss Ami, ganito ka seryoso, Miss Ami, ha? Sa isang pack lang, lagay natin tatlo o lagay natin apat na tao or more. Sa apat lang, ilang pack na naibigay natin sa OFW Helpline IPM Dumper? Lahat po ng family ko na bigyan dito is nasa 200 plus na po na ayuda para sa ating mga kababayan po. So kung sa 200 plus, isipin mo, Miss Annie, hindi madali kung 200 sa apat lang na tao, ha? That's already 1,000. At hindi naman isang basis kainin nila yun dahil ang dami ng pack doon. So it means we feed them at least yung mga tao na wala na talagang pagkain. So alam ko, Cel, tatanungin, pag initan ka talaga nitong GMA reporter, magbigyan natin mga kababayan natin andito naghihintay para may greetings naman. Meron tayong advertisement. So Miss Anne, as a GMA, ilagay ko dito ngayon sa spotlight. Ako hindi ko na kailangan mag-spotlight dahil ano na ako eh. Dami ko ng passer. Ate Aida Altamirano, siya po ang matawag ko na hero na ang sarap na ng buhay niya sa Europe, nasa Italy, Florencia. Pero naghahanap talaga ng problema, wala namang problema sa Europe, pero naghahagilap ng mga problema sa Pilipinas, mga bata na kailangang operahan. Ate Aida, ito na yung chance mo. Nakapasok na talaga tayo sa GMA at si Ami ang ating susi dahil batang-bata at lumalaban talaga at action agad. Nakita ko action agad kanina eh sa problema ni Banat Bay eh, na hindi nyo ba alam na pinatawagan agad niya ng GMA. So, ngayon, sabi ko sa kanya, gusto mo kong kaibiganin? Halika dito sa OFW plan. Di problema talaga ang haharapin mo. Miss Aida Altamirano, ang hero ng Italy. Yes po. Magandang araw po. And, hello po. Hi po, Miss Aida. Nakatuwa naman po. Naka-microphone na po kayo. Ang linaw. Anyway, ma'am. Opo, hello po. Miss Ami, isama ko ang kanyang partner na siya talaga mag best friend, si Banat Konsi. Opo, si Sir Banat po, pareho po silang nasa Italy ngayon. Si Sir si Banat Konsi, nakabase yan sa Pilipinas, isa sa kilalang blogger yan siya na para sa mga OFW. Pero isa lang ang advocacy nila, siya ang rason bakit nakausap mo yung stranded sa Turkey. Ah, si Ma'am Hilan kanina po. At saka si Banat Konse. So, ngayon,
di ba normal tayo ang binabalasa ng ini-interview natin ngayon. Ate Aida, balasahin mo yung GMA at saka Kuya Edwin, balasahin mo. Oh, ikaw, Sel, huwag ka mag-alala. Meron pang isang segment sa inyo ni Walid. Pabayaan mo sila. Mahaba-habang kwentuhan yan eh. So Ate Aida, I love you, te. Even hindi mo ako nakikita, sobrang daming problema talaga, te. Alam mo, naintindihan mo yung kapatid mo. So, yan. Bugbugin nyo na yung GMA sa sobrang pagmamahal. Okay yeah. Po. Miss Aida, unang, and Sir Edwin na rin po, kahit po sabay kayong mag-share sa akin. Ano, Ma'am Aida, ano po yung kadalasan na problema ng mga OFW dyan. Ah, by the way, i-ano ko na rin, ikwento ko na rin po yung story ko para po malinaw po sa lahat. Ano, ang pinakang story ko po talaga is OFW repatriation. Specifically, yung pong mga bata, yung mga anak po nitong mga OFW. Meron akong isang in-interview po sa Kuwait kung saan yung nanay ay namatay dahil po sa COVID. And yung ama, hindi po kilala ng walang birth certificate, so hindi kilala ko sino yung tatay. Ngayon po, yung bata, yung baby, 1-year-old pa lang siya, naiwan po siya sa guardian niya, which is friend po ng nanay. So, doon po kami nakaisip ng idea na why not kamustahin natin ang mga kababayan natin na may anak na hindi makauwi ng Pilipinas. Iba't iba po yung, kumbaga, ano pa kaya yung dahilan bakit may mga batang hindi pa mapauwi ng Pilipinas. So, yung batang yun, until now, hindi pa rin po mapauwi because undocumented yung bata. So, ngayon, ito pong pagkakataon na makausap po kayo ay para po malaman, kasi maliban po dito sa OFW na mga bata, eh naniniwala ako may mga unheard stories po ng mga OFW natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. So i-grab ko yung opportunity po na pinakilala ako sa inyo ni Sir King para marinig din po kung ano pa po ba yung kwento ng iba pang kababayan natin. So ma'am, sa Italy naman po, ano naman po kadalasan ang nagiging problema ng ating mga OFW? Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Well, dito po naman sa amin, dito sa Italy, sa totoo lang, wala naman po nagiging problema dito. Isa lang po talaga ang problema namin dito, especially dito sa place ko, kailangan namin ng consul general. Kasi kami po dito, dito sa Italy, sabi ko nga, kahit na nagkaroon ng pandemic, wala po kami maging problema dito kasi malaking tulong po ng government dito. Wala po talaga. At nakakatulong pa po kami dyan sa Pilipinas kasi sa tulong po ng government dito, kami as OFW, siyempre yung puso namin bilang Pilipino, gusto namin magbahagi. Although nahihirapan din kami papaano, pero hindi katulad ng mga nagiging problema ng iba't ibang bansa. No, kaya nakapag-share din po kami ng blessings. So ang akin lang pong may papahatid na problema namin dito sa Italy, dito sa Florence, Italy, ay ang consul general. Kasi nga po kami dito ay honorary lang. And ang isa sa problema ng OFW dito ay ang pagpapamember po ng OWA kasi ang layo po ng embassy. Nasa Rome po. Unang-una ang dahilan, bakit mahirap pumunta sa Rome? Malayo, mahal ang pamasahe, mahirap magpaalam sa employer, no work, no pay. So makukonsume po namin doon sa pagpunta sa Rome, isang maghapon na yon. So hindi lang naman isang punta doon, isang pababalikin pa, lalo na pag may dalang nagkulang iyong requirement. So another appointment na naman. So ang request ko po naman, halos 2 years na po ako nagre-request na napakadami na naman namin dito, consul general po. Kahit vice general na lang. Kasi po ang aming honorary dito, Italian. So napakahirap. Yun lang po ang aking ano, at ang amin po naman, ako as bilang leader po at chairwoman ng MRD and ECC, ang aking pong puso ay nasa OFW ng Middle East at sa mga party-parting bansang mahirap. Like in Malaysia, yan, ang hardcore sa lana talaga po naman gumagawa ako ng paraan para makatulong. And yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na may mga anak na hindi may paggamot, talaga po, Malasakit Center, saludo ako sa'yo. Saludo ako kay Senator Bongo. Wala pa si Senator Bongo sa politika, tumutulong na po ako sa pamamagitan ni Senator Bongo. Marami, hindi ko po mabilang sa aking daliri. Kapa at kamay ang nailapit ko po sa Malasakit Center. So yun, gusto kong ipaalam sa buong mundo, ha? Not only sa Pilipinas, sa buong mundo, sobra-sobra po ang tulong na naibigay sa ating mga Pilipino ng Malasakit Center. Hindi pa po mabilang, yung nakalista sa akin, na ilalapit ko kay Senator Bongo. Wala po po akong ilapit kay Senator Bongo na na-reject. Lahat po, especially sa mga bata, grabe. Pag mga bata, ang bilis po, 3 days may reply.
Kaya maraming salamat po sa pagkakataong ito. Yun po, inuulit ko ang aming gustong iparating na magpagkalooban kami ng Consul General dito sa Florence, Italy. Ayan po. Maraming salamat, Ma'am Ami. At parang isang karangalan sa akin na kayo makaharap at marinig niyo po ang boses. But marinig ko din ang inyong boses. Maraming po salamat. Salamat po, Miss Aida. Anyway, ma'am, pasensya na, meron akong follow-up question na nabanggit nyo kasi na baka maubos na yung oras nyo kung pupunta pa kayo ng Rome. Usually po ba ilang oras po yung biyahe? At kapag po bumabiyahe, kayo po ba ay nakakotse, nakabus? Gaano po katagal po ang biyahe? Para nang maintindihan. Siyempre, ako naman po dito, hindi pang karaniwang ano lang na wala naman po ako sa rin sasakyan. So kapag magre-rent po ng sasakyan o makikisakay, more than 2 hours. Pero, siyempre, hindi naman po ako lang ang magiging tao doon na makakakuha agad ng slot hanggang hapon. Pag mag-day train po naman, talagang mabilis lang ang problema. Yung oras din ng train. Nakukunin ng pupunta doon at ang pabalik. At ang pamasahe po namin, more than 100 euro. So, ganun po. Ang hindi lang po yun yung mahirap magpaalam sa employer. Lalo na po ang alaga nila yung matanda or bata. Ang hirap. Ma'am, kamustahin ko naman po yung ibang OFW. Katulad nga po nung sinabi ko, karamihan po sa mga nakausap ko lately ay about po sa repatriation ng kanilang mga anak. Kamusta po yung mga anak ng OFWs natin dyan? Meron din po bang same problem katulad po nitong kinocover ko ngayon, ma'am? Wala po, ma'am. Kasi dito, kahit na isa pong OFW, marami po dito wala ding papel, no? Nakikirid po ng bata. So wala po kami problema ng ganun. Once na ang isa pong parents ay wala pong papel or walang dokumento at nagkaroon ng anak, nakikiri po ng bata. So napakaganda po dito sa Europe. Ngayon, ibibigay ko naman po yung next na question po kay Sir Edwin dahil nandito na rin po siya sa ating. Salamat, Aida. Next, yes, po, salamat Ate Fia Amor. Opo. Thank you po, Miss Aida Altamirano. I'll keep in touch with you po. Hingin ko po yung mga numbers nyo kay Sir. Opo. Ayan. Sige po, si Miss si Sir Edwin po. And then si Miss Fe. Opo. Unahin ko po si Sir Edwin. Hi, Sir Edwin. Dahil nandito na rin po kayo. Dahil po sa pag-vlog nyo, I believe po na kadalasan po ng mga kinukwento ninyo ay mga tungkol din po sa mga OFWs. Kumbaga, mga kwento nila, mga problema. Based po sa pag-vlog nyo, sir, o sa pag-produce nyo ng mga vlog, ano po usually yung mga naririnig nyong hinaing nila or mga problema po nila, sir? Baka pwede nyo lang din akong makwentuhan. Ayan na, batiin ko muna kayo ng isang magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una, ang channel ng Banat Konski is pang political issue. So ngayon, ito ay hinahaluan ng OFW dahil dito sa aking kapatid na si Aida Altamirano na siyang naghikayat sa akin. No? Although tayo kasi rin ay tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na tayo nagbabahagi rin ng mga relief goods sa mga kababayan natin na mga nawalan ng trabaho, yung mga PWD, senior citizen, yan yung ating mga binibigyan dito sa Pilipinas. Ano? At sa usapin naman ng OFW, actually marami na rin akong mga naririnig at marami rin nahingi sa akin ng tulong. Ngayon, isa sa mga inaanak ko na nadyadyaan malapit sa may Greece, tumawag sa akin kanina at yun nga, meron siyang kasamahan na na-stranded dyan sa may Turkey. Ano, bali ito'y nailapit niya na sa akin noon at nakakuha naman daw ng ticket, hindi inaasahan nito ni Hilan na may stranded siya mismo doon sa Turkey. Ngayon, humingi siya ng tulong dahil natatakot nga siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. First time niya nangyari sa kanya ito. Ano? Kaya yun, agad-agad at tinawagan natin na si Sir King at tayo rin po ay nag-email sa sekretary ni Secretary Salpanelo upang ito'y maipahatid itong problema ng ating kababayan na na-stranded doon. Sa pagtatanong namin sa kanya, meron pa palang dalawa pang nandoon na natanggal din pala sa trabaho. Actually, natanggal sila sa trabaho, tinanggal sila. Ang concern ko lang dito,
dapat tutukan dito ng Department of Labor and Employment ang mga agency, lalo na yung mga ganitong sitwasyon na bakit napapabayaan ng mga agency itong mga empleyado na hindi nila inaasikaso, na dapat supposed to be sila yung nagpaalis, sila rin yung dapat titingin dito. Ang nangyari, sila, sa kanila na yung pamasahe, hindi man lang sila inasikaso o hindi man lang nakikipag-coordinate sa kanila ang agency. Sabihin man natin na mayroong pandemya ngayon, no, hindi dahilan yun eh. Eh, eto lang ang ano, bakit kami, hindi naman kami sauran dito, libre naman itong ginagawa namin, bakit kami nakaka-contact, bakit kami nakakagawa ng paraan? Yun lang yung aking panawagan ano, sa gobyerno at kayo din siyempre. At maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami, na naririto ka. Dito mo lang malalaman sa OFW Helpline Global na kay Sir King ang lahat ng uri ng problema ng ating mga OFW. Although natutugunan, pero dahil nga nagkaroon tayo ng pandemya, marami pa rin ang hindi natutulungan pero ginagawa ng paraan ng ating gobyerno. Maraming salamat po Sir Edwin sa lahat ng sinabi ninyo. Ayan. TV Amor, I need you to open your video. TV Amor. Ayan. Again, thank you Sir Edwin. And now for Ms. Amor po. Hi Ma'am Amor, good afternoon po ulit. Hello. I mean sorry, nasa ang bansa po kayo? Good evening na po sa inyo. Hong Kong. Hello Ma'am, tama. Good evening na rin po sa atin sa Pilipinas. Ma'am, kamusta po yan? Sige po ma'am ha, itatanong ko na po sa inyo, ano po ang kadalasan na problema nating mga OFW dyan sa Hong Kong ma'am? Sa akin lang po ma'am, ang nalalaman ko po ma'am, ang problema man lang po dito sa OFWs ma'am, yung kagaya ng mga terminated ma'am na walang matitirahan. Yun talaga ang problema dito ma'am, kasi dito kasi sa Hong Kong ma'am, mayroong terminated na yung may terminate sa amo, tapos mayroon ding mga katulong na magbe-break sa amo nila. So ang problema doon ma'am, wala silang mapapatunguhan at titirahan. Yun talagang pinakaunang problema dito ma'am, na yung mga terminated, walang mapupuntahan, walang budget. So kumbaga, kaming mga OFWs dito na may mga grupo, kagaya ng DDS, Emilio Aguinaldo dito. Kami yung mga nagtipon-tipon na nagtulong-tulong na mayroon kaming maitutulong sa mga kapwa namin dito, OFWs na mga walang pagkain, na stranded ang flight. So, kumbaga, yun yung ang mga pinutulungan namin. Pero so far naman yung mga problema na mabibigat. Wala naman po akong naririnig. Kasi linggo-linggo po kami nakita-kita sa grupo namin. Enjoy naman po kami. So, doon naman din kami nagpapasalamat sa IPM, lalo na kay Sir King, kasama ako roon, na yung mga blessings nila. Kasi para bang tinutugon nila kung anong inano namin. Halimbawa ngayon mayroon kaming kunting problema, parang sinasagot nila kaagad. Tapos una-una doon sa nalalaman ko yung IPM Bumper Groups, talaga ma'am, marami na silang natutulungan, kagaya ng na-hospital, kagaya na yung isang country na walang pagkain. Andito kasi nalalaman ko dahil mapapatunayan mo naman yung isang grupo na maraming na-share silang Sir King, maraming natutulungan kasi sa grupo na ipapakita ang lahat ng katibayan. Nakatunayan na gano'n. Kaya ano, papasalamat ako ma'am sa isang ordinaryo kong tao na kakausap kita. Yun lang po ma'am. Salamat po ma'am. Salamat po Sir King. Ma'am, follow up question lang. Nabigyan nyo na karamihan nung nataterminate ay nawawalan ng matitirahan. Ano po usually yung nagiging solution nila? Or saan po sila usually nakikitira or tumutuloy kung ganun po yung nagiging... Simbahan, ma'am. Kagaya ng mga GIL, dyan sila tumutuloy. Minsan, kung mayroong kaibigan dito na residente, pwede ka rin makikituloy doon. Minsan, yung mga katulad yung na-terminate na pwede pa silang mabibigyan ng panibagong visa. So, nakikirenta sila. Yung
ano din, maawa ka din sa sitwasyon nila kasi nawawala na sila ng trabaho, magrerenta pa sila, pati pa yung pagkain. Kaya yun ang kasalukuyan ngayon, ang problema sa mga OFWs na yung bang tirahan sa mga terminated na OFWs. Yun talaga, kasi minsan dito, kagaya ngayon sa pandemic, maraming nagkakasakit. Almost pa naman dito, ma'am, as I know, ma'am, no cancer ang mga problema dito nga. Sakit sa mga OFWs, nakakalungkot. Kaya yun din ba na stress siguro, stress din sa amo. So, ganun ang problema, kulang sa pagkain. Kaya nag-decide na mag-terminate sa amo, tapos yung amo hindi magkakasundo, yung amo rin ang mag-terminate. So, kung may pag-asa silang makakahanap ng panibagong amo, so, mag-i-stay sila sa Hong Kong, pero kung wala na silang pag-asa, kasi within 14 days lang, ma'am, na pag once na-terminate ka, 14 days ka lang na maghahanap ng amo, pero kung hindi ka talaga makakahanap, makaka-uwi ka talaga, balik sa bansa na walang bit-bit man lang na iano sa pamilya. Yun lang rin po, ma'am. Nabanggit tapos, nyo kanina, ay sige ma'am, ipa- ma'am. Opo, sige po, tuloy nyo lang po ma'am. Yung ipapahabol ko din po sana ma'am, sana po tinggin na lang po ng ano natin na matataasan man lang po ang mga sahod dito sa mga OFWs. Kasi sa totoo lang ma'am talagang hindi sapat kagaya nitong kagaya ko, single mother na may college ako. Hindi naman aprubahan yung sa UWA yung pag-scholarship ng mga bata. Eh ako, single mother ako sa loob ng 20 years na pinataguyod ko. So, noon kaya ko pa dahil gawa ng maliliit pa o high school pa sila. Pero ngayon college, ma'am, medyo maliit lang talaga ang sahod dito. Hindi na makakaya. Kaya yun sana po, tugunan lang po yung sana yung pagtataas ng sahod ng OFWs dito, ma'am. Kasi tinitiis din ang lahat kahit anong hirap. Tiis lang basta lang sa mga anak. Yun lang po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ma'am, nabanggit nyo kanina na nagkakaroon ng cancer, as in cancer na sakit ang inyong mga kababayan dyan. I mean, ang kababayan natin dyan. Marami na po ba, ma'am, kaso na ganito? Oh, kumbaga, cancer, breast cancer. Breast cancer, mga kidney. Yung mga ganun, kaya nakakalungkot. Sa grupo ko yata sa naging nakilala ko, may apat na akong nakilala na. Ang isa hindi pa nauwi, tapos mayroon akong tatlong na kilala nga nauwi na dahil sa cancer. Nakakalungkot din man dahil gawa yan yan sa pagkain din o stress sa pag-iisip, sa pagtatrabaho, tapos kulang sa pagkain. Yung gano'n, nakakaawa rin man. Ang hindi talaga fighter, ma'am, talagang bumigay ka talaga. Kasi buti na ngayon, itong mga buwan na ito, wala nang nagbibigti, wala nang tumatalo ng building. Karamihan dito, pag na-stress, yun talagang karamihan dito. Pag na-stress ang isang OFWs, walang patutunguhan kundi tatalo ng building. Nakakaawa rin. May sa akin lang, ma'am, no, may tatlo na rin akong naagapan na lahat ng problema niya isinabi sa akin. Pero yung kumbaga kinukomfort ko, kaya doon din ako nasasaktan na katulad ko naman, hindi palaban sila. Mauuwi at mauuwi talaga sa pagtatalo ng building, kikitiling ganun. Naawa rin ako. Kaya kumbaga kulang sa mga ano ang mga OFWs dito, ma'am. Kaya sana bigyang pansin ang OFWs dito rin sa Hong Kong. So, salamat kumbaga, po, ma'am. Opo. Kakulangan na rin yeah, sa kumbaga ayas po Miss Ami. Opo, yes po. Unahin ko siguro na i-open itong video ni Miss Prissy. Miss Prissy. Opo, sige po. Si Mi Amor, thank you po. Mahal na mahal thank you po, Miss Fe Amor. Salamat po, Miss Fe Amor. Opo. Hello po, Miss Nell Rose. Miss Prissy, paki-open yung video mo. Ngayon ito si Te Nell Rose, paki-open yung ano mo yung audio mo. So nahihirapan ito sila mag-audio pero Te ito yung kababayan natin na hindi ko kilala, lumapit sa OFW helpline at naghingi ng tulong sa isang tao na may TB at ilang taon, halos 10 taon na hindi niya mahawakan yung anak niya dahil ayaw niyang magkasakit yung anak niya. Hindi ko kilala, sa Facebook lang siya nagpadala ng message sa akin at si Ate Nell Rose yung ginamit ng Diyos para malapitan ako ng tao na yon. So ngayon, dahil siya lang naman ang pwedeng makausap,
So andito ang GMA reporter. Pwede mo siguro siyang ma-interview sa sobrang kahirapan. Alam naman ni Atinel Ross. Paki-open Miss Prissy ang video mo para ipasok kita sa ano next na ano. Okay, medyo nawala yata sa sobrang ano. Minsan sa sobrang excited. Ayan. Sir, opo. Miss Prissy, punta ka naman doon sa medyo may ilaw. So si Miss Prissy naman, okay, si Miss Prissy naman ay natulungan natin. Hindi ko rin to kilala, galing pa sa New York ang nag-refer. Yung anak niya ay may cancer. So on that day, kailangan ng chemotherapy. Eh kung wala tayong pera sa OFW helpline, ma-actionan ba natin? So ngayon, ang inimbita ko siya, kung ano ang maitulong ng GMA, alam naman natin, GMA Kapuso, na meron talagang budget na pwede tayong pumatok. So pwede mong ma-interview si Miss Prissy. Natulog ba si ano si anak mo ngayon na Prissy? Opo, ay nasa labas po ako ng bahay kasi po wala. Oh, punta ka muna sa medyo maano yung mukha mo, makita ka naman din. Nasaan po ngayon si Miss Prissy, sir? Nasaan po si Miss Prissy ngayon? Hello, nasaan po siya ngayon? Hi Miss Prissy, nasaan po? Eh sir, by the way, baka huling interview ko na po muna si Miss Prissy kasi meron lang po akong next na appointment po after po ni Miss Prissy. Okay lang po? Opo. Oh, ngayon ikaw na yes, ito po ang GMA na nag-surrender, no? Opo, Miss Prissy, itatanong ko lang po, saan po kayong bansa ngayon naroroon, ma'am? Nasa ano po ako, Batangas City po. Batangas City. Ano po ulit ang problema ninyo, Ma'am Prissy? Yung aking pong anak ay may acute leukemia po. Leukemia po. Okay po. Ano po yung gusto nyong, ano pong klaseng tulong po ang kailangan po para po sa anak nyo, Ma'am Prissy? Gawa po ng masikip po dito sa bahay. Kaso po, yung wala naman po kami ibang mapuntahan. Hindi po siya masyadong makagalaw-galaw. Ma'am Prissy, kung gusto niyo po, kunin ko po yung number ninyo and then I'll talk to you po. Tawagan ko po kayo. Opo, ano po number niyo, Ma'am Prissy? 0926-62-18-645. Ulitin ko po, 0926-62-18-645. Okay po, Miss Prissy. Miss Prissy, itetext ko po kayo ngayon para makuha niyo po yung number ko. And then, tawagan ko po kayo, ma'am, ha? Okay, pwede okay. Mag-request sa'yo, Miss Amelie. Ngayon, yes, ako na mag-request sa'yo. Last two. So, una, usapin mo to si Miss Nel Rose kung anong nangyari sa kanyang ni-refer. Then last, itong pumunta talaga. Lapit ka rito, Tidel. Ah, yes. Actually, opo, yun pong pumunta yung, ay talaga ano, yung pumunta din sa akin, please. Okay. Opo, siya si Nel Rose muna. Yes, si Nel Rose muna. Ah, sige po. Okay po, Miss Nel Rose, pwede pong malaman. Nasaan pong bansa kayo, ma'am? Dito lang po ako sa Mindanao, ma'am. Opo, opo. And ano po ang kalagayan po ninyo ngayon dyan, ma'am? Ako ma'am, ako lang yung lumapit sa kasi yung biyanan ko yung may sakit. Matagal na kasi yung may sakit. Okay po. Hirap lang din sila ma'am. Wala silang pang ano, pang gusto sa... Kunin ko na lang din po ulit ang number ni Miss Nel Rose. Ano po number niyo, Miss Nel Rose? 0935-064-3255. Ulitin ko po, ma'am, ha? 0935-064-3255. Yes po, ma'am. Okay po, Miss Nel Rose Bardahe. Okay po, Miss Nel Rose. I-ano ko din kayo, itetext ko po kayo, ha?
Opo. Okay, ayan. Salamat. Thank salamat you po. Atin, Nel. Yes. So ngayon, ha, pagbigyan mo tong ano, itong opo, mama, si ito. Ito yung talaga. Ito si ma'am. Okay. Okay lang. Opo. Okay lang po ba, sir, sa interview ko sa kanya ay ako magbibigay po ng Zoom link? Walang, kasi kailang. Opo, walang problema. Walang problema. Mag-out lang po ako ng mabilis. Tapos ibibigay ko po yung Zoom link kasi kailangan ko po itong i-record ng aking. Sige, walang problema. Recording. Opo, so, para po sa lahat. Mga leaders dyan, hold on lang kayo dyan, ha. Hold on lang. Dahil itong dalawang bata kasi, dalawang bata, 10 years old, kailangan natin pauwiin na kasama opo, itong si ate. Yes, opo. Dyan again, lang kayo. Alam ko, mahal nyo opo, itong mga bata na to. Dyan opo, lang kayo. Ate Beth, dyan ka lang, Ate Beth. Salamat po sa lahat ng na-interview ko. Pasensya na po, hindi ko na po na-accommodate lahat. Meron walang problema, guluhin natin ang buhay nito ni Miss Amelie. Dahil gusto niyang adapt daw sa OFW Helpline, sabi process ko, ang daming problema. Okay, putulin po muna. At si Tanili mo na magbigay ng ano ng opo. Opo, meron pasensya na po, meron lang akong kailangan ma-interview din ng 9 o'clock. So, tatapusin ko lang po si ma'am. Opo, yung pong target ko ma-interview today na OFW natin. By the way, na kay sir naman po yung number ko. I'll keep in touch with you. Din po, hingin ko po yung mga numbers nyo. Sige. Again, salamat po and pasensya na po if I have to cut this interview lang po. Ha?